Nandito tayo ngayon sa farm, guys. Kasi mo-monitor natin yung mga broiler natin, kasi ngayong Sabado magkakatay na naman tayo kasi marami pong order na dumating sa atin. Actually, may nag-order ng lamang loob. So supposed to be hindi ko nalinis lahat yung lamang loob nung nakaraang katay natin, kasi ako lang mag-isa, tapos talagang nakapagod, guys. So merong nag-order sa atin ng lamang loob at ay lahat. Ulo lang ang wala. Yan, ulo lang ang wala. Pero ngayon, ito, papakita ko sila sa inyo, guys. Halos kumpleto na lahat yung balahibo nila. Kasi ngayong Sabado ay tamang-tama pang 35 days na nila. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. So, tamang-tama, 35 days na sila. So medyo malalaki na talaga yung nandito sa loob, guys, kung mapapansin nyo. Ito ay papakita natin sila. Actually, yung kulungan natin, guys, ito, malapit nang masira yung sahig. Kasi medyo luma na kasi yung ginamit, luma na yung tie wire. Kasi medyo matagal na rin tong kulungan na to. Yung ibang tie wire, naputol na. Buti na lang itong screen natin ay matibay pa. So, bahagya siyang gumanyan, bahagyang gumanyan. Pero hindi pa naman yan babagsak. So ito, papakita ko sa inyo, guys, yung 35 days natin na broiler. Ito, guys, yung 35 days natin na broiler. So ayan na po. Ayan, guys, kung makikita nyo, sobrang lalaki. Yan nga, siksika, medyo siksika na sila sa loob. Yan. Kung makikita nyo naman, yan. Talagang siksikan kasi siyempre 35 days na sila, malalaki na talaga sila. So hindi ko mapigilan talaga yung growth nila. So kaya minamadali ko yung ginagawa nating kulungan sa bahay, para in case na kung matapos man natin yan, o matapos man natin yung kulungan na ginawa natin, yung nandun sa housing na yan, ay dadalhin natin sa bahay. Kung aabot pa. Pero kung hindi, dito pa rin sila sa kulungan na ito, at dito pa rin natin sila palalakihin. Kuha tayo ng isa para makita natin, guys. Kuha tayo ng lalaki. Ito, lalaki to eh. Ito. Ang bigat. Mabigat, guys. Mabigat. Up, dyan ka muna. Sarado lang natin to para hindi sila tumalon. So, eto na yung 35 days natin, guys, na broiler. Kung mapapansin nyo, no, ayan, kompleto na yung, halos kompleto na yung balahibo niya dito. Hindi tulad nung kinatay natin nung nakaraan. Medyo hindi pa masyadong kompleto dito. Konti pa lang ang balahibo. Eto, talagang makikita nyo sa forma. Ayan, guys, oh. Ayan. So, ayan na yung ating 35 days old na broiler. So, titimbangin natin, pero alam nyo naman yung timbangan natin, hanggang 1.150 lang. So, ito, sobrang bigat na nito, so hindi na natin siguro to kailangan. Meron na akong hiniram na bagong medyo malaking timbangan, kasi kahit anong timbang natin dito, hanggang 1.150 lang talaga siya. So, pinapakita ko lang sa inyo ngayon yung pinapalaki natin na broiler. So makikita nyo naman, guys, sobrang laki talaga. Ayan yung palad ko, ang liit ng palad ko. Ayan. So halos kumpleto na yan lahat. Ayan, oh. Halos kumpleto na lahat yung balahibo niya. Sobrang laki. So isa to sa mga kakatayin natin sa Sabado. Siguro makakatay tayo ng kahit mga 20 sa Sabado. Pwede na. Meron na akong kinontak na pwedeng tumulong sa atin, kasi hindi ko talaga kaya. Pag mag-isa ka lang, kailangan mo talaga ng kasama. So, syempre, iba yung maglilinis ng bituka. Okay lang sa akin kung pagkatay, paglinis. Pero yung sa bituka, guys, medyo matagal talaga.
kasi mabilis maputol yung bituka, tapos marami. So yun nga, meron na ako na contact na pwedeng tumulong sa atin. And that matter, siguro hindi na tayo mahihirapan masyado, hindi na tayo matatagalan. So kuha tayo dito gawi, kasi bihira silang pumunta dito banda, oh. Yun. Yan, makikita nyo guys, yan. Sobrang laki nyan. Sobrang lalaki nyan. Ayan, oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So marami sila dito. At yung iba. Pero kukunin natin itong isa. Ito parang babae ito, eh. Ay, ang bigat din. Grabe. Ito guys, oh. Para mapakita natin. Yan. Yan yung ating babae. Babae ba to o lalaki? Yun yung hindi ko alam guys sa mga broiler. Kasi alam nyo na, as a beginner, hindi ko pa masyadong kabisado yung babae at lalaki. Pero ito sa nakikita ko, parang babae. Pero hindi ko pa masyadong kabisado guys. Hindi ko pa rin masyadong kabisado yung breed ng mga broiler. Hindi ko pa masyadong alam yung mga pangalan talaga ng mga broiler. So ito, kinuha ko to, sabi ko lang is class A na broiler. Pero hindi ko alam kung anong klaseng breed yon. So ang alam ko lang, may mga iba't ibang breed yan. Pero hindi ko alam kung ito, kung anong klaseng breed to. So yun lang yung hindi ko masabi sa inyo ngayon guys. Ito, ito, mapapansin nyo naman guys na halos kumpleto na lahat yung ano rin niya, yung balahibo. Ayan, focus natin. Ayan, busog yan, mataba. Hindi na natin titimbangin guys, kasi alam naman natin na sobrang sobra na to sa 1 kilo. Bale, nandito tayo ngayon sa loob ng housing natin. Ito yung lumang pinaglagyan natin ng ating mga broiler. Meron pa rin namang natitira dito. Meron mga siguro, abot pa to ng mga 50 siguro. 50 o mga 40 pieces na lang siguro to. So sila na lang yung natitira guys. Ayan o. Focus natin. Yan. Medyo maliit sa video. Maliit sa video. Cellphone kasi itong gamit ko guys. Medyo maliit sa video. Pero magkasing laki lang yan nung kanina pinakita ko sa inyo. So ito, pag nakatay na natin yung doon, ito naman yung isusunod natin lagay sa uluma nating kulungan. Pero ngayon guys ay papakainin natin sila. Yan o, merong maliit o. Kita nyo yan, maliit. Ano yan? Yan. Alas-stress na ngayon guys. Alas-stress na ngayon. So hindi ako katulad nung dati na kung maglagay ng pagkain guys ay talagang sobra-sobra. Yung iba kasi nalalaglag sa dito sa lupa tapos hindi na nila kinakain. So ngayon, binago ko na yung style ko. Nanood ako ng mga seminar, YouTube. So merong mga ilang kilo lang na pakain, kung anong oras pinapakain. So yun yung sinusunod ko ngayon guys. So hindi na ako tulad nung dati na naglalagay ng sobra-sobrang daming pagkain para lang mabilis silang lumaki. Kasi sa ganung paraan guys, talagang yung pills natin madali lang maubos. Sa yung napansin ko lang, madali lang maubos kapag sobrang dami nang nilagay natin. Tapos hindi naman sila masyadong yung lumalaki sila, pero hindi naman sobrang bilis silang lumaki. So parang dinadahan-dahan natin by araw-araw. So hindi siya kailangan na talagang ano, talagang sobrang dami. So yun yung natutunan ko. At yun nga, medyo hindi naman sa natitipid, pero nakita ko yung diferensya dun sa yung sa ginawa natin ngayon na paunti-unti yung bigay. Binibigyan ko lang sila yung tamang-tama lang. Hindi yung sobra-sobra.
Yan. Yung tama-tama lang. Kasi yung iba, busog pa naman yung iba. Eh. Yan o. Hindi naman kumakain yung iba eh. So, yung tamang-tama lang. Yun yung natutunan ko ngayon. So, panibagong kaalaman yan sa akin, guys. Siyempre, hindi naman pare-pareha ng ginagawa yung mga breeder. Meron lang akong pinanood na seminar na isang particular na tao na medyo ano, may alam din sa mga broiler. Kaya yun, yun yung sinusunod ko ngayon. So, bali itong ipot niya, guys. Araw-araw nilalagyan ko yan ng ipa. Kasi although wala namang kapitbahay dito, wala talaga akong kapitbahay dito, guys. Malayo yung bahay dito sa farm. Malayo yung mga bahay-bahay dito sa farm pala. So nilalagyan ko pa rin siya kasi nangangamoy pa rin siya kapag nandito ako. So yung hindi ko lang talaga na ano dito, guys, is kailangan talaga lagyan natin ng yero. Yung ilalim, tapos tatanggalin natin kapag medyo marami na. Ibibilad, tapos ibibenta. Pero sa ngayon, lalagyan ko muna. Kasi pag ubos na yung mga manok natin, nakatay na, yan, pwede natin gamitin. Pwede natin gamitin yan. Pwede natin ibenta din. Alright, guys, siguro kita-kits na lang ulit doon sa susunod natin na vlog, yung pagkatay na nito. So, hindi ko pa rin papakita yung pagkatay para hindi maano sa YouTube. So, yun. Maraming salamat, guys. Siyempre, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin yung bell notification para may updated guys sa mga video na i-upload natin sa ating YouTube channel. So, shoutout po pala sa mga ka-free range natin dyan. Hindi ko na lista yung pangalan. So, pasensya na. Sa susunod po, magsa-shoutout tayo. So, maraming salamat, guys. Happy farming! Bye-bye!